isang mapanuring araw mga mag-aaral ng grade 10, maligayang pagdating sa Araling Panlipunan para sa makabagong silid-aralan. Ako si Ma'am Che, ang teacher analyst na inyong magiging gabay sa pag-unawa ng mga issue at pangyayari sa lipunang ating ginagalawan. Dito sa Araling Panlipunan 10, kayo ay magiging mulat, mapanuri, at may paninindigang kabataang Pilipino. Ang isang responsableng mamamayan ay may malasakit sa kapakanan ng sariling pamayanan, lalo na sa pagtugon sa mga hamon at suliraning pangkapaligiran. Sa loob ng ilang linggo nating talakayan ukol sa mga kontemporaryong isyong pangkapaligiran, inaasahan ko na ang malasakit na ito ay hayag ng inyong ipinapakita sa pamayanang inyong kinabibilangan. Napakaraming hamon ang kinakailangang harapin. Ngunit kapag may koordinasyon ang mga ahensya ng pamahalaan, may partisipasyon ang lahat ng sektor ng lipunan, at may kooperasyon ang mga mamamayan, makabubuo ng mga plano at pulisiyang tutugon sa mga suliraning ito. Ang Community-Based Disaster Risk Reduction Management ay isang pamamaraan kung saan ang mga pamayanang may banta ng panganib at kalamidad ay aktibong nakikilahok sa pagtukoy, pagsuri, pagtugon, pagsubaybay at pagtataya ng mga peligro na maaari nilang maranasan. Muli nating balikan ang ilan sa ating mga tinalakay patungkol sa Community-Based Disaster Risk Reduction Management Plan. Tukuyin ang titik ng tamang sagot. Una, ang pagbuo ng CBDRRM plan ay sumusunod sa isang sistematikong paraan ng pagtukoy sa mga pangangailangan ng komunidad. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod sa mga yugto ng pagbuo nito? 1. Paghahanda sa kalamidad. 2. Pagtugon sa kalamidad. 3. Rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad. 4. Paghadlang at mitigasyon sa kalamidad. A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 1, 3, 4. C. 4, 1, 2, 3. D. 1, 4, 2, 3. Ang sagot ay C. Ikalawa, isinasagawa ito upang matukoy ang kakayahan ng isang komunidad sa pagharap sa iba't ibang kalamidad. A. Pagtataya ng peligro. B. Pagtataya ng kapasidad. C. Pagtugon sa kalamidad. D. Paghahanda sa kalamidad. Ang sagot ay B. Ikatlo, nakapaloob sa yugtong ito ang mga gawain tulad ng pagtataya ng panganib o hazard assessment at pagtataya ng kakayahan o capability assessment. A. Pagtugon sa kalamidad. B. Paghahanda sa kalamidad. C. Paghadlang at mitigasyon sa kalamidad. D. Rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad. Ang sagot ay C. Ikaapat, bahagi ng Community-Based Disaster Risk Reduction Management Plan ang pagtataya sa lawak ng pinsalang dulot ng isang kalamidad. Alin sa mga sumusunod ang sumusuporta rito? A. Magsisilbi itong gabay ng mga NGOs para sa mga gawaing pangkabuhayan. B. Magsisilbing gabay sa pagtugon sa pangangailangan ng nakaranas ng kalamidad. C. Maiiwasan ang pinsala na maaaring idulot ng kalamidad kung ito ay mapahahalagahan. D. Magiging epektibo ang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa muling pagbangon kung ito ay napapahalagahan. Ang sagot ay B. Ikalima,
sa pagbuo ng CBDRRM plan, ano ang nararapat mong gawin bilang mamamayan ng isang lugar upang maging handa sa pagtama ng iba't ibang panganib at kalamidad? A. Maging aktibong kabahagi sa pagbubuo ng plano para sa buong pamayanan. B. Makibahagi sa gawaing pangrehabilitasyon at tulungan ang mga naapektuhan. C. Magsagawa ng personal plan para matugunan ang pangangailangan ng lipunan. D. Magkaroon ng planong pampinansyal upang matustusan ang pangangailangan ng mga tao. Ang sagot ay A. Ang pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan ay binubuo ng apat na yugto. Ito ay ang una, paghadlang at mitigasyon ng kalamidad or disaster prevention and mitigation. Ikalawa, paghahanda sa kalamidad or disaster preparedness. Ikatlo, pagtugon sa kalamidad or disaster response. At ikaapat, rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad or disaster rehabilitation and recovery. Ang unang yugto ng paghadlang at mitigasyon ng kalamidad ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, ang paghadlang sa kalamidad o disaster prevention na kinapapalooban ng pagtataya ng panganib o hazard assessment, kahinaan at kakulangan o vulnerability assessment, at kapasidad na tugunan ang kalamidad o capacity assessment. Ang ikalawa ay ang mitigasyon ng kalamidad o disaster mitigation, na kabilang naman dito ang pagtataya sa peligro o risk assessment. Ang ikalawang yugto ay paghahanda sa kalamidad o disaster preparedness. Ito ay paghahanda sa mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng isang kalamidad. Ang ikatlong yugto ay pagtugon sa kalamidad o disaster response. Ito ay pagtugon sa pangangailangan ng komunidad bunga ng nagaganap na kalamidad. Ang ikaapat na yugto ay rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad o disaster rehabilitation and recovery. Ang episode natin ngayon ay hango pa rin sa Milk 5 na isasagawa ang mga angkop na hakbang ng CBDRRM plan. Sa ating mga gawain, tutukuyin natin ang ilan sa mga hakbang o gawain sa pagsasaayos sa mga nasirang lugar dulot ng disaster na makatutulong sa iyo sa pagbuo ng CBDRRM plan batay sa kalagayan ng iyong komunidad. Makakaya mo na bang gumawa ng plan? Ang rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad ay sinasabing isa sa mahihinang aspeto ng pagtugon ng ating bansa sa mga kalamidad. Sa mga nakaraang kalamidad dulot ng Bagyong Ondoy, Sendong, Pablo, Yolanda at mga lindol na naganap sa Bohol at Cebu, ang pagbuo at pagpapatupad ng mga plano sa rehabilitasyon at pagbawi ay naaantala dahilan sa isyu ng koordinasyon, kawalan ng iisang pamantayan at alituntunin sa paghahanda at pagpapatupad ng plano at pondo para sa mga proyekto ng rehabilitasyon at pagbawi. At dahil sa ating pagkatuto mula sa mga kalamidad na ito, at dahil na rin sa direktiba ni Pangulong Duterte, pinagtibay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Disaster Rehabilitation and Recovery Planning Guide upang mapabilis ang pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto patungkol sa rehabilitasyon at pagbawi dulot ng mga kalamidad. Ito ay gagamitin ng iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan. Ang huling yugto sa pagbuo ng plano ng CBDRRM ay nakatuon sa rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad. Sa bahaging ito, sinusuri ang mga nararapat na hakbang at gawain para sa mabilis na pagsasaayos ng mga napinsala ng kalamidad. Sa yugtong ito ng rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad o disaster rehabilitation and recovery,
Ang mga hakbang at gawain ay nakatuon sa pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at istruktura at mga naantalang pangunahing serbisyo upang manumbalik sa dating kaayusan at normal na daloy ang pamumuhay ng isang nasalantang komunidad. Halimbawa nito ay ang pagpapanumbalik ng sistema ng komunikasyon at transportasyon, pagpapanumbalik ng supply ng tubig at kuryente, pagkukumpuni ng bahay, pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain, damit at gamot, at kabilang din dito ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkakaloob ng psychosocial services upang madaling malampasan ng mga biktima ang kanilang dinanas na trahedya. Suriin ang balitang ito. Agarang rehabilitasyon sa mga sinalanta ng bagyo, ipatutupad ng LGU Palawan by Leila B. Dagot, published on January 11, 2018. Puerto Princesa, Palawan, Enero, Siyam. Pinamamadali ng pamahalaang panlalawigan ang pagsasaayos ng mga napinsalang pasilidad at kabuhayan dulot ng nagdaang magkasunod na bagyong Vinta at Agaton na humagupit sa Palawan kamakailan. Sa pinakahuling pagpupulong ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, inatasan ni Gobernador Jose Alvarez ang PDRRMO at Engineering Office na tutukan agad ang pagsasaayos ng mga nasirang eskwelahan at mga health center. Kailangan ng immediate response sa mga structures na nasira, lalo na sa ginagamit ng mga bata at mga senior citizens katulad ng mga health centers, pahayag ni Gobernador Alvarez sa ginanap na pagpupulong ng konseho. Inirekomenda rin ng lokal na pamahalaan sa Provincial Social Welfare and Development Office na mabigyan ng puhunan para sa panimula ang mga nawala ng hanap buhay nang manalasa ang bagyo, partikular na ang mga mangingisda. Ayon sa PDRRMO, 7 munisipyo ang may naitatalang na pinsalang mga istruktura tulad ng daycare center, simbahan, eskwelahan, mga tulay, kabahayan at bangka na ginagamit sa paghahanap buhay ng mga apektadong residente. Yung mga may nasirang bangka at namatayan ng miyembro ng pamilya, lalo na breadwinner, prioridad sila sa mabibigyan ng pangkabuhayang programa, dagdag pa ni Alvarez. Samantala, bawat MSWDO sa mga bayan na may naitatala pang nawawala ay pinadalhan ng larawang kuha ng Scene of the Crime Operative o SOCO sa mga nakitang bangkay sa Mangsi at iba pang bahagi ng lalawigan upang makatulong sa mga pamilyang nawawala ng kaanak hanggang sa kasalukuyan. Sa balitang ito, anong kalamidad ang naranasan ng lalawigan ng Palawan? Ang Palawan ay sinalanta ng bagyong Vinta at Agaton. Paano tumugon ang lokal na pamahalaan ng Palawan para sa mabilis na pagsasaayos ng mga napinsala ng kalamidad? Ang mga nakita natin ay madaling pagsasaayos ng mga napinsalang pasilidad at kabuhayan sa pamamagitan ng una, pagsasaayos ng mga nasirang daycare center, simbahan, health center, eskwelahan, mga tulay, kabahayan at bangka na ginagamit sa paghahanap buhay ng mga apektadong residente. Ikalawa, pagbibigay puhunan o pangkabuhayang programa para sa mga nawala ng hanap buhay. At ikatlo, patuloy na operasyon para sa mga namatay at nawawalang mamamayan. Ngayon naman ay suriin natin ang ilang mga messages na aking natanggap mula sa isang mag-aaral, magulang, guro at kagawad ng barangay patungkol sa mga dapat gawing hakbang upang mapanumbalik ang maayos na daloy ng buhay sa isang pamayanang nakaranas ng kalamidad. Ating suriin kung may pagkakatulad at pagkakaiba ba ang kanilang tugon sa mga hakbang na dapat gawin upang mapanumbalik ang kaayusan matapos ang kalamidad. Una, mula kay Earl Joshua Pector na isang mag-aaral mula sa PNHS Maine. Para po sa akin, ito po ang dapat gawin upang mapanumbalik ang maayos na daloy ng buhay
sa isang pamayanang nakaranas ng kalamidad. Una, pagbabayanihan ng mga pamilya. Ikalawa, pamimigay ng gobyerno ng subsidiya sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ikatlo, paghanap ng bagong trabaho o pagkakitaan. Ikaapat, pag-a-apply sa mga programa ng ating pamahalaan na maaaring magbigay tulong pinansyal o pangkabuhayan. Ang ikalawang message ay mula kay Mrs. Emilita B. Tiburcio na isang guro. Upang mapanumbalik ang maayos na daloy ng buhay sa isang pamayanang nakaranas ng kalamidad, karaniwan na ang magtulong-tulong sa pagsasaayos sa mga nasirang mga kabahayan. Kinakailangan ding makipagtulungan sa lokal na pamahalaan na nagbibigay ng tulong katulad ng relief goods, medical at financial aid, at nagpapatupad ng mga proyekto sa pagbangon muli ng pamayanan. Ang ikatlong message na aking natanggap ay mula kay Ginang Margarita S. Recto na isang magulang. Upang mapanumbalik ang maayos na daloy ng buhay sa isang pamayanan matapos ang isang kalamidad, bigyan ang sarili ng sapat na oras upang tanggapin ang nangyari. Pangalawa, ang pagsuri sa pinakamalapit na support system at yon ay ang pamilya. Sama-samang pag-usapan ang hinaharap na suliranin at kung paano ito dapat harapin. Ikatlo, tignan ang mga bagay na naiwan o natira na maaari pang pakinabangan upang malaman kung saan maaaring magsimula ulit. Pang-apat, maaaring makipag-ugnayan sa pamahalaan sa mga tulong na maaaring maibigay nito. Pang-lima, iwasan ang pakikinig o panonood sa mga programa sa telebisyon na maaaring magbigay ng negatibong pananaw na hindi makatutulong sa pagbangon. Mag-focus sa mga gawain na makatutulong sa pagbangon. Gawing mas malapit sa realidad ang mga pananaw, adhikain at gagawin. Ang ika-apat na message ay mula sa isang kagawad ng Barangay 127 Zone 13 ng Pasay City. Ayon kay kagawad Erwin Baldos, mayroon kaming monthly talks patungkol sa mga dapat tandaan kapag naranasan ang mga kalamidad. Kapag lindol, tinuturuan namin ang barangay kung saan pupunta kung kinakailangang lumikas. Tinuturuan din namin sila patungkol sa mga first aid kit and needs. Bawat iskinita ng barangay ay may fire extinguisher. Sa oras ng kalamidad, naghahanap at naglalaan kami ng mga lugar kung saan makakalikas at kung saan maaaring mamalagi ang mga nawalan ng tirahan. Kinukuha din namin ang mga datos ng mga nakaranas ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan kami sa LGU para sa mga maaaring ibigay na makatutugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan. Nagbibigay kami ng relief goods at nagbabantay para sa kanilang kaayusan. Upang mapanumbalik ang maayos na daloy ng buhay pagkatapos ng kalamidad, naniniwala akong dapat na magkaroon ng matatag na pananampalataya at dapat matutong tanggapin sa sarili na magiging maayos din ang lahat. Napakahalaga ng mental health sa mga sitwasyong ganito. Lumapit din sa LGU para sa mga programa nila upang maihatid ang mga kinakailangang tulong para sa mga nangangailangan at mag-isip ng mga mapagkakakitaan upang makabangon sa matinding hamong dulot ng kalamidad. May pagkakatulad at pagkakaiba ba ang kanilang tugon sa mga hakbang na dapat gawin upang mapanumbalik ang kaayusan matapos ang kalamidad? Mapapansin natin na ang kanilang mga sagot ay umiikot sa magagawa ng mamamayan at ng pamahalaan. Kapag may koordinasyon ang mga ahensya ng pamahalaan, may partisipasyon ang bawat sektor ng lipunan, at may kooperasyon ang mga mamamayan, magiging madali ang rehabilitasyon at pagbawi ng pamayanan. Ang sama-samang pagtugon ng lahat ng sektor ay magdudulot ng mabilis at matagumpay na muling pagbangon. Upang masukat ang inyong natutunan patungkol sa Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan, isulat ang salitang tama
kung ang salitang may salungguhit ay angkop sa konsepto ng pahayag. Isulat ang tamang sagot kung hindi. Una, ang yugto ng disaster preparedness ay kakikitaan ng mga gawain na naglalayong mapanumbalik sa dating kaayusan ang daloy ng pamumuhay sa mga nasalantang komunidad. Ang sagot ay disaster rehabilitation and recovery. Ikalawa, isinasagawa ang capacity assessment upang matukoy ang kakayahan ng isang komunidad sa pagharap sa iba't ibang kalamidad. Ang sagot ay tama. Ikatlo, ang unang yugto sa pagbuo ng CBDRRM plan ay tinatawag na disaster response. Ang sagot ay disaster prevention and mitigation. Ikaapat, nakapaloob sa disaster preparedness ang pagtugon sa pangangailangan ng komunidad bunga ng nagaganap na kalamidad. Ang sagot ay disaster response. Ikalima, ang yugto ng disaster rehabilitation and recovery ay tumutukoy sa mga gawain upang mapanumbalik ang kaayusan sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Ang sagot ay tama. Alam niyo bang isa sa mga pamamaraang ginawa ng pamahalaan upang maipaalam sa mga mamamayan ang konsepto ng DRRM plan ay ang pagtuturo nito sa mga paaralan sa bisa ng DepEd Order No. 55 ng taong 2008, binuo ang Disaster Risk Reduction Resource Manual upang magamit ang mga konsepto na may kaugnayan sa Disaster Risk Reduction Management sa mga pampublikong paaralan. Para sa inyong takdang aralin, gawin ang gawain 15, nakahanda ako, na nasa inyong self-learning module. Gamitin ang kaalaman at kakayahan na nakuha mula sa ating talakayan. Para sa ating K2, gumawa ako ng acrostic na magbubuod ng kaalaman at kakayahan na dapat baon mo ngayong unang markahan. Ito ay para sa inyo, grade 10. G, gumawa ng epektibong community-based disaster risk reduction management plan upang magkaroon ng isang ligtas na pamayanan. R, responsibilidad mong makilahok sa iyong pamayanan at maging handa sa lahat ng panahon. A, agarang pagtugon mo ang kailangan sa mga hamon at suliraning pangkapaligiran na ating tinalakay. D, disiplina, paghahanda at kooperasyon iyong linangin upang anumang panganib ay makakaya mong harapin. E, edukasyon ang iyong susi upang maging mulat, mapanuri at mapagtugong mamamayan ng ating bansa. Kapag ito ay iyong isinaisip at isinagawa, karapat-dapat kang bigyan ng perfect 10. Grade 10, ang panawagan ukol sa mga isyu at hamong pangkapaligiran ay hindi natatapos sa unang markahan. Maging aktibo at ipakita ang magagawa ng isang kabataang Pilipino. Laging tandaan, mga mulat at mapanuring kabataan na sa kanilang tungkulin ay tumutugon, dulot ay transformasyon sa bawat individual at nasyon. Magkita-kita tayong muli para sa susunod na episode. Dito sa DepEd TV, pakikinggan ang boses ng kabataang Pilipino sa pagtalakay ng iba't ibang kontemporaryong issue. Thank you.